Magsitayo na po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay hingi sa Diyos Ama namin awa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kay isa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, Poon, ako'y lumalapit.
upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin, laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay ligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, o poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa mga umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasininuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ang iyong anak sa sugat ni Jesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesu Kristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak.
anghelak ka, Ina ng Diyos. Sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid na babaeng nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Kasunod po ng pagdiriwang natin kahapon, ang kapistahan ng pagtatampok sa krus, tayo po bilang sambayanan ngayon ay lumilingon kay Maria na ating ina. Ina nagdadalamhati. Maganda makita natin sa mga pagdiriwang na ito kahapon at ngayon na tunay hong magkaugnay. Bagamat ang krus ay tinitignan natin bilang pahirap at pasakit, ang una nating iniisip, etong krus ko sa buhay. Kaya ang una natin nakikita, hirap. Hindi natin nakikita sa krus ang pag-aalay ni Jesus. Ang mas pinapansin natin, paghihirap ni Jesus. Pero sana makita din natin na ang krus ay tanda ng buong pusong pagbibigay at pag-aalay ni Jesus ng sarili niya para sa ating lahat. Sabi nga ni Jesus, "Hindi ako, walang pumipilit sa akin na ibigay ang aking sariling buhay, kusang ibinibigay ko ito." At ang krus ang naging paraan ng pag-aalay ni Jesus ng sarili niyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya tayo ho mga Kristiyano, hindi ho hirap, hindi kamatayan ang nakikita natin sa krus, kundi ang nakikita natin ay buhay na handog ni Jesus para sa ating buhay, para sa ating kaligtasan. Inalay ni Jesus ang sarili niyang buhay. Ngayon naman, lumilingon tayo kay Maria. Kay Maria ang nagdadalamhati na makita ang kanyang anak sa krus na kabayubay at naghihirap. Siguro, hindi maipinta kay Maria ang tinding pagpapakasakit at pagdadalamhati nang makita niya ang paghihirap ng kanyang anak. Siguro sa mga magulang, pag nakakaranas, may sakit lang yung anak, may lagnat lang, minsan dinadasal, "Lord, ako na lang yung magkasakit, wag na po yung anak ko. Ako na lang po yung mahirapan, wag na lang po yung anak ko." Minsan ito din yung dalamhati ng isang ina na makita ang kanyang anak na nahihirapan. Parang gusto niya sabihin, "Lord, ako na lang. Pwede bang ako na lang? Pwede na bang ako na lang yung magkasakit kaysa yung anak ko? Pagalingan mo, ako na lang. Handang kunin. Handang iako." Pero kay Maria, nakita natin na kahit may paghihirap,
hindi siya umalis. Hindi siya nang iwan. Marahil sa atin, no, bilang mga Kristiyano, sa pagsunod natin kay Jesus, makakaramdam tayo ng discomfort, hirap, minsan challenges sa buhay. E sa totoo nga ho, pag sumunod tayo kay Jesus, kasama ang krus. Sabi nga ni Jesus, di ba? Kung gusto niyo sumunod sa akin, limutin mo ang sarili mo, pasanin ang krus mo, sumunod ka sa akin. Hindi sinabi ho ni Jesus na sumunod ka sa akin, giginhawa buhay mo. Wala ho sinabi ganun si Jesus. Pag may nagsasabi sa inyong ganyan, scammer ho yun. Binubudol ho kayo nun. Pag sinasabi niya sa inyo, pag sumunod ka kay Jesus, giginhawa buhay mo, yayaman ka. Budol ho yun. Kasi ang sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, limutin ang sarili, pasanin ang krus, sumunod ka sa akin. Si Maria, sumunod kasama si Jesus. Hindi iniwan si Jesus, sumama hanggang kamatayan niya sa krus. Naroon si Maria. At ang ambing sa atin ng Ebanghelyo, naroon si Maria habang siya hinahagupit. Nang siya'y hatulan ng kamatayan, naroon si Maria. Sa paglalakbay ni Jesus sa kadaan ng krus, naroon si Maria sa krus. Habang siya ay nakabayubay at nakapako sa krus, naroon si Maria sa paglilibing kay Jesus. Siguradong nandun din si Maria. Sana tayo din po bilang Kristiyano, huwag din nating iwan si Jesus. Huwag nating iwan si Jesus sa panahon na tayo ay nahihirapan. Sa panahon na tayo ay nakakaramdam ng hamon sa buhay. Kumapit tayo at patuloy na sumunod kay Jesus. Kadalasan ang unang reaksyon natin pag mayroong mga challenges tayo, may mga hirap na dinadaanan, ang nais natin ay tumakbo. Mas mabilis tumakbo, palayo. Pero si Maria, hinarap ito. At ito na ang pwede natin makita kay Maria, ang kanyang katapangan na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Madaling tumakbo. Madaling tumakbo, palayo. Pero ang taong patuloy na tumatakbo, hindi ho lumalago. Pero kung haharapin natin ang mga hamon natin sa buhay, kahit gaano man ito'y kabigat, alam natin na sa bawat hamon, tayo ay lumalago bilang tao. Kaya ang pagpasan sa krus, ang pagsama kay Jesus, may kita mo ang tao na lumalago sa kabutihan, lumalago sa kanyang pagkatao dahil ang sinusundan si Jesus, ang halimbawa ni Jesus ng pag-aalay ng sarili. Si Maria ay pinakita sa atin, huwag nating iwan si Jesus. Huwag nating pabayaan si Jesus. Samahan natin lagi si Jesus. Sumunod tayo lagi sa Kanya. Si Maria ang gabay natin. Siya'y kalakbay natin palapit kay Jesus. At tayo ho bilang mga Kristiyano din, pag tayo'y nabibigatan na sa krus natin, lumilingon tayo kay Jesus at kay Maria at sila ang nagiging pag-asa natin at lakas ng loob na muling buhati ng krus at magpatuloy sa paglalakbay. Ang krus ng pag-aalay ng sarili, ang krus ng paglilingkod. Kahit minsan ang paglilingkod at pag-aalay ay may kalakip ng mga paghihirap, kaya natin ito dahil kapiling natin at kasama natin ang Diyos. Huwag nating iwan si Jesus.
Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kandungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at pangaalay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan. Sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Mahal niyang si Jesus.
sa pagpanaw ni Jesus. Puso namin dumaramay sa taglay mong kalungkutan, sa aming manunubos. Mahal namin ang Birhen, kami ay iyong akayin, namayan ng iyong anak. Sa sugat ni Jesu Kristo, gawin mo aming kasal nang may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay kalak at kalungkutan, susunod kami sa'yo. Sa iisin at tagumpay, sa krus at kaligayan ng Poong Hesus. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan panggawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa Padre,
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng